Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today's vlog, simple lang. Pag-uusapan natin paano mag-invest from G-Invest through GCash. Yes! Pwede kayong mag-invest ng mutual fund from global and local stocks through GCash sa halagang 50 pesos lang. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Unlike sa mga traditional na stock market, yung iba is like 5,000 ang starting. Sa G-Invest is 50 pesos lang. Yes, 50 pesos lang makakapag-invest ka na through local and global stocks like Microsoft, Google, at saka Facebook. Ang advantage nito, it's apps na siya. Tapos, hindi ka na mag-re-register sa iba, hindi na hassle. At saka, in the palm of your hand, makakapag-invest ka na. So, ano pa? Tingnan na natin. Siyempre, compared sa traditional stock market at saka mga banko, is mag-re-register ka pa at saka mga registration fee. Kailangan mo na 5,000 pesos para makapag-open. So GCash, kailangan mo lang siya. Verified lang yung account mo. Yun na. Good to go ka na. Kailangan mo lang ng ID. Siyempre, para ma-verify yung GCash mo. And there you go. So explore na natin yung GCash apps. So ayun nga, bali, ang importante lang naman is dapat naka-install yung GCash account mo. So ayun, bubuksan natin yung GCash account. So i-ano na lang to. Open your GCash account. Siyempre, lahat tayo dapat verified yun. Once nag-loading na siya, open your GCash account. Doon lang siya banda sa may view all. Ayun, sa may grow, sa may G-Invest. So, may mga iba-ibang klase pa. Sa G-Save, ayun yung may 6% ka per annum na savings. So, per monthly, may makukuha din doon. 6% divided by 12 months. So, G-Insure, ayun naman yung insurance policy. Doon, pipili natin yung G-Invest. Ayun, tatanungin natin dyan kung ano yung ano mo. Wala pa yung mga investment product. So, mamimili ka doon view investment product. Ang investment product is depende sa risk appetite mo. For example, sa ALFM Global, aggressive siya. Yun, so meron siya negative 5.37 dahil nga sa nangyari sa world economy. So, ayun lang. Makakabili ka ng 50 pesos. Dito. Siyempre, depende yan. Yung ibang stocks dito, kagaya niyan, merong Philippine Peso, nakaano siya sa appreciation sa bonds. Ayan, market fund, Philippine Peso siya. At the moment, this coming 0.47% siya. Ngayong per return niya. Mas mataas kumpara siya kung sa banko, which is like 0.25 lang. Meron din naman dito na per dividend, monthly dividend. Gagaya nitong Philippine Global, ito. Ito yung ginagamit ko. Which is negative 5.37 siya. Pero ang pinagkaiba lang nito, it's may monthly dividend siya. Naka-program siya, naka-fixed asset na siya na may monthly income ka. Bali, ito naman is naka-partnership siya ng ATRAM tsaka BPI. So, alam mong safe siya. Ayun lang. So, always depende siya sa market, syempre. Kumpara sa ang market is volatile siya. Tsaka mutual fund siya. So, that means ina-handle siya ng mga professional. Ayun lang. Kagaya nito, ATRAM. Ayun yung may mga Google, Apple. Ayun, ito yung nasasabi nila. So yun, bibili mo lang buy. Ayun nga, walang laman. Pero ayun, ganun lang yun. Ganyan lang siya. So makikita mo siya. Investment product. Ang good thing naman dito is like 50 pesos lang. Accessible na siya para sa lahat. Hindi kagaya ng iba, kailangan mo mag-deposit ka ng 1,000 pesos, 5,000. Para lang makapag-start. Siyempre, hindi naman lahat ng tao kaya makapag-invest ng 5,000 on the spot. So, kunyari may 50 pesos ka, may barya ka, i-deposit mo na lang doon. Rather than binubulok mo sa wallet mo, tapos parang buy and forget na lang, parang gano'n na mangyayari, which is mag-grow naman. Malay mo yung 50 pesos up to 1,000, tapos magiging 1 million. Gano'n lang naman kasimple ang pag-invest sa stock market. Pero siyempre, always remember, do your own research. Tsaka trade at your own risk. So, ayun lang. Maraming salamat. Please like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Maglalakbay ako patungo sa kawalan. Umamunin kong pangarap sa buhay at susubungin ko itong kadiliman. Bakit ako lamang ang liwanag na katarungan. Ipagpaliban ang lista ko.